sino si Ingrid C? Si Ingrid po ay isang musikero galing Pasig City. And isa rin po akong buskero tuwing hapon hanggang gabi. And sa umaga naman po madalas ako po ay isang antuking bata. Pero sa madaling araw po, minsan kapag tumatahimik yung mundo, ganyan, nagsusulat rin po tayo ng ating mga awitin. Ayan, so songwriter and busker po tayo actually. And isa po akong old soul na natrap sa aking 20s. And with love for old school rhythm and classics, I strum my strings and I also sing my heart out in order to bring out the best of my soul, no? At in that way, nababahagi ko sa mga taong nakikinig yung piraso ng aking pagkatao, no? What inspired me to become a musician? Actually, ang aking inspirasyon po ay nanggaling sa aking lola. Noong bata pa po kasi ako, siya po talaga ang nagturo sa akin na umawit. Bukod dyan, naririnig ko rin siya madalas kapag wala rin siyang ginagawa. Nagbi-video okay siya. And then, nakikikanta naman ako sa kanya, no? Mahilig akong sumingit sa mga gawain niya. So, siya rin ang nagturo sa akin na tumugtog ng gitara. And after nun, parang kumbaga naging curious na ako tungkol sa pag-awit, paggawa ng kanta. And doon na nagsunod-sunod lahat, no? So, also my inspiration on why I took this path of becoming a busker or a musician is also to be able to, ano ba yung tawag nila doon? Pag nakakurious ka sa isang bagay, parang gusto mo siyang sugpuin, eh, di ba? So, it's like my yearning to understand all the complexities and the simplicity of life. Ayun, doon ko siya nakukuha sa pag-awit madalas. Musical influences. My musical influences, mainly since, yun nga sabi natin, old school rhythm and classics tayo. Syempre, nandiyan ang legendary band na The Beatles. And then, kung mapapansin nyo, kapag umawit tayo, medyo parang ano ang dating, no? Carpenters. Ayan, so ganyan, yun din ang isa natin sa mga influences natin. And, kung naririnig niyo yung mga doo-wop na genre dati. Ayun, mahilig din ako sa gusto kong pakinggan yung mga klase ng music nila, no. Going to the local scene naman, nandiyan yung Asin sa songwriting nila, napaka ano talaga, buong-buo, kumbaga mabubuhay yung pagkatao mo kapag nakinig ka ng mga kanta nila. And nandiyan din ang Apo Hiking Society, as well as dito naman sa modern side tayo, no? Nandiyan si Leve. Ayan. So, songwriting process naman, basically, kapag gumagawa tayo ng awitin, ang main goal natin lagi is to be able to evoke an emotion. Kasi yung emotion na yan, yan yung maglalabas ng pagkatao ng isang tao, eh, di ba? Kapag pakiramdam mo, malungkot ka, pagpakiramdam mo, masaya ka, in love ka, or nireject ka ng crush mo, ganyan. O kaya, let's say, pakiramdam mo, mag-isa ka sa mundo, or pakiramdam mo, masayang-masaya ka sa mga kaibigan mo. Lahat ng yan, parte yan ng emosyon ng isang tao na kapag kinultivate mo, o kaya kapag inalagaan mo siya through music, ano siya eh, parang malalabas yung isa sa mga pinaka personality ng isang tao. And I believe music really is very universal, no, na kaya niyang sugpuin kahit yung pinaka high-walled na tao na nakita mo ever in your life. Ano yan eh, isang, kumbaga, pwede mong gawing tool ang musika para ilabas yung personality ng isang tao. So, I really believe na music is for everyone kasi. It's for all the people, no matter the race, no matter the age.
no matter the gender, lahat ng yan, parang kumbaga sa musika, walang hadlang. Lahat ng tao pwedeng kumanta, umawit, gumawa ng awitin, o kaya kahit sayawan mo lang yung kanta, lahat yan mag-e-evoke ng emotion mo eh, no? So, yun ang main goal natin sa songwriting process natin. Message na I want to send, no? So, one of the messages that I'd like to send through my songs, and also not only through my songs, but also from singing other artists' very amazing songs din, no? Is to, for people to do art, to make songs, to paint your canvases, to dance all night, to write all your unspoken thoughts, and also to proclaim your poetry, no? So, lahat ng form ng arts na yan, gawin mo nang gawin, no? Kasi yan yung isa sa mga bagay na hindi kayang itakwil sa atin ng kahit sino man, no? Isa siya sa mga bagay na pwede mong panghawakan at masasabi mong sa iyo. So, bukod dun sa lahat ng yan, sa paggawa ng art, make sure mo na sa dulo, you own your craft. Ayan. So, huwag mong hayaan na yung mga tao, huwag mong hayaan yung mga tao na parang sabihin sa'yo na hindi ka belong dito, hindi ka naman marunong kumanta, or hindi mo kayang gawin to kasi, ano eh, hindi mo kaya yan. Hindi. Lahat ng yan, kayang-kaya mong gawin. Kailangan mo lang lakasan yung loob mo, o minsan, you have to transcend boundaries and believe in yourself. Always, always believe in yourself. Another message I'd like to send, no, is again, music is universal. So, para sa lahat ng tao siya. Kaya kaya mo siyang gawin kasi you have to believe na walang hahadlang sa lahat ng kaya mong gawin. And with that, music can be your friend. Okay, next. Invitation to your supporters to follow your socials. Alright, pagka nagbabask ako, lagi kong sinasabi to, and sana hindi pa sawa yung mga listeners natin. No? Pero please, please do, if you have your time, your free time, please do follow me on my socials. It's at PAT0OOTIE or at Patuti, and that's on Instagram, on Facebook, and on TikTok. Ayan. And then last naman is yung thank you message natin, no? So, I'd like to say, I'd like to really, really express my heartfelt gratitude sa Dirty Kitchen Studios for having me here today and for this very, very productive recording day na ginawa natin. No, maraming, maraming salamat from the bottom of my lungs and liver for having me here today. Maraming salamat, Dirty Kitchen. Okay.